Magandang gabi sa inyo, Sir Jupiter. Tawagin niyo akong Michael, 24 years old, Tubong, Pampanga. Pero ngayon ay nagtatrabaho bilang isang junior programmer sa isang bangko dito sa Quezon City. Night shift po ang trabaho ko, mula 11 ng gabi hanggang 7 ng umaga. At para hindi ako mabagot sa trabaho, lagi kong pinapakinggan ang channel niyo. Hindi naman po ako mabilis matakot. Sa katunayan niyan, ay mahilig talaga ako sa mga kwentong kababalaghan dahil ako mismo ay marami nang naranasang hindi basta-basta may paliwanag. Hindi ko naman masasabing may third eye ako, pero kasi bigla na lang akong nakakaramdam at nakakakita ng kung ano sa hindi inaasahang panahon. Tulad dito sa trabaho ko, mahigit isang taon na akong nagtatrabaho dito at mabibilang na rin ang mga kababalaghang naranasan ko dito. Dalawa lang kaming panggabi at kung minsan ay aabsent pa ang kasama ko, kaya naiiwan akong mag-isa sa trabaho. Alas dos noon ng madaling araw, nag-break ako sandali. Nagpunta ako sa pantry ng opisina para kunin ang baon ko sa ref. Bago ako makapasok, nakarinig ako na parang may tao roon. Pagpasok ko nga, may nakita akong babae. Nakaternong blusa at palda siya na kulay pula. Kulot ang buhok niya na mahaba. Nakatalikod dito sa akin. Nasa tapat siya ng lababo at para siyang abala sa paghahanda ng pagkain. Hindi ko na siya pinansin. Akala ko asawa siya ng night guard ng opisina na bumisita lang. Pagsara ko ng ref, wala na yung babae. Nawala na rin yung tunog ng mga lalagyan ng pagkain na ginagalaw niya kani-kanina lang. Nagtaka ako kasi bago siya makalabas ng pantry, dapat dumaan siya sa bandang ref kung nasaan ako. Wala naman akong nakita. At saka wala pang 5 segundo nang kunin ko ang pagkain sa ref. Kaya paanong nawala siyang bigla? Sumilip ako sa labas ng office kung nasaan yung night guard. Ilang hakbang lang naman yun sa pantry. Tinanong ko siya kung bumisita ba yung asawa niya sa kanya. Umiling siya at sinabing wala naman daw siyang bisita. Kaya sinabi kong, sino yung babaeng ng kapula na nakita ko at kako pa kung may pumasok bang iba sa loob ng opisina? Nagtaka siya kasi wala naman nga daw. Ewan ko kung sino yon, Sir Jupiter, pero sigurado akong multo yung nakita ko. Sa palagay ko, dati siyang nagtatrabaho doon. Sa tuwing maaalala ko kasi yun, para siyang nakapang opisina. Kulay pulang terno ng blusa at palda. Yung buhok nga rin niya ay kulot na parang 80s pa. Baka ito na nga yung sinasabi nila na kapag pumanaw ang isang tao, ay babalik-balikan nito ang mga lugar kung saan sila naging masaya. At baka nga minahal niya ang trabaho niya sa bangkong yun, kaya nakita ko siya roon. Isa ko pang karanasan ay noong bumisita ako sa apartment ng parents ng girlfriend ko sa Kamuning. Kasama ko ang GF ko noon habang sabay kaming naglalakad papalapit sa entrance. Yung inuupahan po nilang lugar ay may 2 palapag na puro units kaya maraming nangungupahan. Sa may entrance gate ay merong isang bench at mga halamanin. May nakita akong isang matandang babae na nakaupo sa bench. Nagtaka ako sa suot niya. Nakakapote na plastic at nakabota kasi siya kahit wala namang ulan at baha. Nakatingin lang siya sa amin. Ngimitian ko siya. Tapos bigla rin siyang gumiti na parabang ang saya-saya niya. Kumakaway din siya sa akin na parang naghe-hello. Natuwa ako sa matanda kasi para siyang batang tuwang-tuwa, kaya nakangiti lang din ako sa kanya. Nang papasok na kami sa entrance, nagsalita ako.
Lola, magandang hapon po. Bibisita lang po kami dito. Paglagpas namin kay Lola, sabi ng GF ko, sino kinakausap ko? Kaya sabi ko, dun sa matanda na nakaupo sa may bench sa entrance. Ayun o, sabi ko pa at lumingon sa bench. Nagulat ako. Wala na yung matanda. Mabilis sa bula pa siyang naglaho. Natakot yung girlfriend ko kaya hinila niya ako para magmadali na kaming pumasok sa loob. Kinuwento namin yun sa parents niya at sabi nga nung nanay niya, may usap-usapan doon sa kanila na may kumakalusko sa bandang entrance na parabang may nagbubukas ra sa gate kahit wala namang tao. Ayon pa sa nanay ng GF ko, wala pa siyang narinig mula sa mga tenant doon na may nakakita ng multo. Madalas ay nakakarinig at nakakaramdam lang. Marahil daw ako pa lang ang unang nakakita dun sa multo na gumagawa ng kaluskos sa entrance. Sabi pa ng GF ko, kaya raw baka sobrang saya nung matanda at kumakaway pa sa akin nung nginitian ko siya ay baka nga dahil natuwa siya na may nakakita rin sa kanya sa wakas. Ewan ko lang, Sir Jupiter, pero baka nga ganoon yun. Baka ako pa lang ang nakakita sa kanya. Hindi naman kasi mukhang malungkot o nanghihingi ng tulong yung matanda. Para lang siyang nakatambay at nagpapahangin doon sa pwesto niya. Marami pa po akong karanasan tungkol sa mga ganitong bagay. Pero ang pinakakakaiba kong naranasan ay noong nasa Pampanga ako, 7 taong gulang ako noon. Ang bahay namin ay malapit sa paanan ng bundok. Maraming puno't halaman, masukal at kapag gabi ay napakadilim, lalo na't dead end ang kalsada kung saan itinayo ang bahay namin. Kaya sa dulo ng kalsada ay parang gubat na. Wala ring poste ng ilaw doon, kaya wala ka talagang makikita sa gabi. Liban na lang kung maliwanag ang buwan. Iilang bahay lang din ang nakatirik sa kalsadang iyon. Siguro mga 4 lang, kaya puro bakanteng lupa ang katabi ng bahay namin. Sa kabilang street naman ay naroon ang sementeryo. Isang gabi, araw yun ng mga patay. Nasa 7 taong gulang yata ako noon sa pagkakatanda ko. Nasa loob lang ako ng silid ko noon. Nakatungtong sa ibabaw ng kama ko at naglalaro ng multu-multuhan. Nakatalukbong ako ng kumot at nagpapanggap na multo habang naglalakad sa kama. Ilang saglit lang ay napalingon ako sa bintana. Matatanaw mula roon ang gate ng bahay. Nakita ko yung sinindihang kandila na tinirik sa tapat ng gate. Ganoon kasi sa amin kapag araw ng mga patay, nag-aalay ng kandila sa harapan ng bahay para sa mga pumanaw ng mahal namin sa buhay. Napansin ko yung sindi ng kandila na lumalaki, tapos liliit, tapos biglang mamamatay. At sisindi na naman ulit ng malaking apoy, siguro sinlaki ng palad. Ganoon kalaki yung sindi ng kandila, kaya nagtataka ako para siyang pumupulso. Maya-maya, bigla na lang lumitaw sa tabi niyon ang isang babae. Una kong napansin na nakaputi itong suot na mahaba, para siyang nakapangkasal. Mahaba ang buhok niya at nakayuko ito, pero nakikita kong wala siyang mukha. Dahil nga sa bata pa ako, hindi ako kaagad natakot. Akala ko kasi isa siya sa mga kapitbahay namin, kaya nakatingin lang ako sa kanya. Ilang saglit pa, napansin kong tumingala ito. Doon ko nakita na wala siyang mukha. Tapos bigla ko rin nakita na parang lumiliwanag yung buhok niya. Kulay apoy, katulad po nung kandila na parang pumupulso yung liwanag ng buhok niya. Alam kong sa akin siya nakatingin kahit wala siyang muka dahil nakaharap siya sa akin.
Hindi ko alam kung bakit hindi ako natakot noon, Sir Jupiter. Baka nga kasi nasa murang pag-iisip pa lamang ako noon. Pero may kung anong pumasok sa isipan ko na pagbuksan siya ng gate. Hindi ko maipaliwanag ng maayos, pero para po bang nakiusap yung babae sa isip ko na papasukin siya sa loob ng bahay. Ganoon nga ang ginawa ko, Sir Jupiter. Lumabas ako at binuksan ang gate. Pagbukas ko, wala na yung babae, pero meron akong naamoy. Matapang na amoy ng mangga. Amoy hinog at matatamis na mga dilaw na mangga. Ganun na ganun ang amoy. Nakapagtataka dahil may puno nga kami ng mangga, pero wala namang mga bunga pa. Puro bulaklak pa lang. Isa pa, kulay berde ang mga binubunga ng dalawang puno ng mangga namin. Kinaumagahan noon, sinabi ko sa tatay ko na may pinagbuksan ako ng gate kagabi na babae, pero kibit-balikat lang siya. Akala niya siguro ay kung ano-ano lang ang sinasabi ko. Sir Jupiter, lumipas pa ang panahon at nasa high school na ako. Nakalimutan ko na ang pangyayaring yun, pero muli ko rin naalala mula nang makilala namin si Manang Nena. Kakilala po talaga siya nang naglalaba sa amin. Si Manang Nena raw po ay nanghihilot at marunong rin sa pagtatawas. Kaya nang isang araw na iniinda ng lola ko ang tuhod at likod niya, ay naisipan naming ipahilot siya kay Manang Nena. Wala naman siyang malubhang sakit, nangangalay lang dahil sa katandaan. Hindi po tumatanggap ng perang kabayaran si Manang Nena, kaya isang piling ng saging ang ibinigay namin sa kanya. Naginhawaan si Lola matapos ang paghihilot, kaya sinabi namin kay Manang Nena na kung po pwede bang magpunta siya sa bahay namin para hilutin ang Lola 3 times a week. Matanda na kasi ang Lola ko sa tuhod, 89 na noong panahong iyon. Nung sumunod na linggo, umaga nang hilutin ni Manang Nena si Lola. Nakapuesto kami sa ilalim ng puno ng mangga. Mahangin. At habang naghihilot siya, ay sinabi nitong swerte si Lola dahil mahaba ang buhay niya. Sandali siyang tumingala sa dalawang puno ng mangga namin. Para ba niya itong sinisipat? Habang hinihilot si Lola, sabay sabing ang mangumango raw ng mga mangga. At may dalang swerte daw yung mga puno. Pakiramdam daw niya kasi ay mayroong bantay ang bahay namin na namamalagi sa puno ng mga mangga. Pakiwari pa niyang yun ang dahilan kaya tumatagal ang buhay ni Lola. Sabi ni Manang Nena, diwata raw yung bantay. Babaeng diwata na may maputing kasuotan. Bigla kong naalala yung gabing nangamoy mangga noong papasukin ko yung babaeng may maliwanag na buhok. Pero ang mas nakakagulat doon, Sir Jupiter, ay yung magsalita si Lola. Ang sabi niya, ay oo, may nakatira nga dyan sa mga puno ng mangga na yan. Nakakita na ako riyan ng babaeng kulay apoy ang buhok, nakaupo sa sanga. Yun po ang patunay ko, Sir Jupiter, na hindi pala multo yung nakita kong yun, kundi isang diwata. Sa totoo lang po, kung babalikan ko ang panahon mula nang itinayo ang bahay, nagsimula po yan sa bahay na gawa sa kahoy lamang, hanggang sa pinalakihan ang bahay at naging simento na. Ilang taon pang lumipas, napagawa ng garahe dahil nagkaroon na ng sasakyan. Isa, dalawang sasakyan, isang tricycle na ginagamit ng tatay ko kapag mamamalengke. Hindi rin kami nawawala ng pagkain sa mesa. Taon pang lumipas, nakapag-abroad ang ate ko. Higit sa lahat, maayos ang mga kalusugan namin. Ang gusto kong sabihin ay masasabi kong swerte kami. At baka nga dahil sa swerteng dala ng diwatang nakatira sa dalawang puno ng mangga namin.
bracelet. Sir Jupiter, itago niyo na lang po ako sa pangalang Kate. Ang kwento ko po ay nagsimula nung time na binigyan ako ng boyfriend ko ng isang bracelet. Ilang araw po bago ang aming 8th monthsary noong 2018, kinukulit ko siya kung ano ang balak niyang gawin sa aming monthsary. Pinipilit ko siyang paaminin kung ano ang iririgalo niya sa akin at kung saan kami magde-date. Hindi naman po ako demanding na girlfriend. Sa tagal na po kasi namin, first and second month lang niya akong niregaluhan at nilibre na kumain sa labas. And the rest of the month po ay parang ako na lang ang nag-e-effort. Ganun po yata talaga kapag tumatagal na ang relasyon. Nawawala na yung sweetness. Busy na rin po kasi kami sa trabaho. Construction worker po siya at ako naman ay production staff. Madalang kaming magkita, lalo na kapag panggabi ako. Hanggang sa naramdaman kong parang wala na siyang time sa akin. Mas nawiwili siyang kasama ang mga barkada niya sa construction dahil magkakasundo sila sa inuman. Nang pinuntahan niya ako sa bahay namin, inaway ko siya. Pero ginawa ko lang yon para magpalambing sa kanya dahil nga malapit na ang aming monthsary. Ang kunwaring pag-aaway na yon ay parang naging totohanan dahil nagkasagutan po kami at nagkasumbatan. Gusto ko lang magpalambing sa kanya pero ikinainis ko ito dahil pinatulan niya ako at masaklap pa mukhang nakalimutan niya ang aming monthsary. Pero nung mismong araw ng aming monthsary, Sir Jupiter, natuwa ako dahil sinurpresa niya ako. Nakipagbati siya at inaya niya akong kumain sa fast food. Yun lang naman talaga ang gusto ko. Nagsorry po siya sa akin dahil naalala niyang monthsary po namin at naisip niya na baka raw naglalambing lang ako. Pero umamin din naman po ako. Nang matapos po ang aming date, inihatid na niya ako sa amin. Bago ako pumasok sa bahay, kinabig niya ang braso ko. Inilagay niya sa kamay ko ang isang bracelet. Naka-plastic lang po ito. Napapayuko siya nang tingnan ko at tanungin kung para saan yun. Sinabi niyang regalo niya sa akin ang bracelet. Biniro ko siya na hindi man lang binalot pero okay lang naman sa akin ang mahalaga may ibinigay siya. Sinabi niyang wala na siyang oras na ibalot dahil kakabili niya lang sa barkada niya. Nagtatanong daw kasi siya kung ano ang magandang irigalo at ang bracelet daw ang inalok sa kanya. Hindi na niya ako sinagot kung magkano ang bili niya basta daw mura lang ibinigay. Kinilatis ko po ang bracelet, Sir Jupiter. Palagay ko ay may kamahalan ito dahil gawa po ito sa mga stones. Tuwang-tuwa po ako noon kaya agad kong isinuot ang bracelet. Pero sinabihan ko siya na mas magandang regalo sana ay yung hindi na siya mag-iinom. Naggamot lang po siya ng ulo dahil sa sinabi ko. Pagkatapos po naming mag-usap, pumasok na ako sa loob ng bahay. Nasa kwarto ako at panay pa rin ang tingin ko sa bracelet. Gandang-ganda po kasi ako. Mabigat ito dahil totoo yung mga bato. Feeling ko ay lucky charm ito. Hindi ko na po ito inalis sa braso ko. Nakasuot lang po hanggang sa ako ay makatulog. Mababaw lang po akong matulog, Sir Jupiter. Kaunting ingay lang ay nagigising ako. Dalawa po kami sa kwarto. Kasama ko po ang kapatid kong si Kathleen. Maya-maya ay narinig kong bumukas ang pinto. Pagkatapos ay naramdaman kong may umupo sa gilid ng kama. Inisip ko na si Kathleen yun, kaya hindi ko na lang pinansin. Hinablot ko lang ang kumot at nagtalukbong ako. Nagtatrabaho na rin po si Kathleen at mahilig siyang mag-OT, kaya laging gabi na kung umuwi. Napapalalim na ang tulog ko nang marinig kong may nagbukas ng pinto. Narinig ko ang boses ng kapatid ko na nagsabi ng, "Excuse po,
Tapos narinig ko ang yabag niya na dumiretso sa CR. Nakunot ang noo ko, Sir Jupiter, kasi nagtaka ako na parabang may kinausap siya. Eh, ako lang naman mag-isa sa kwarto. Dumilat po ako at inabangan ko siyang lumabas ng CR. Saka ko siya tinanong kung sino ang kausap niya. Sinabi po niyang pagkapasok niya raw ay may nakita siyang babaeng nakaupo sa kama. Akala daw niya ay bisita ko. Sinabi ko sa kanya na wala naman akong bisita at bakit naman ako magsasama ng bisita. Tinanong ko rin siya kung bakit hindi pa rin siya nagbibihis gayong kanina pa siyang dumating. Nagulat po ako sa sagot niya, nakadarating niya lang. Nagkatitigan po kaming dalawa at namagitan ang katahimikan. Bigla na lang akong nagsalita na matulog na lang kami. Ayokong takutin ang sarili ko dahil mahaba pa ang gabi. Pagkabihis po niya ay pinatay na niya ang ilaw at tumabi na siya sa akin. Nakatulog na ulit ako nang bigla kong naramdaman na parang binato ang braso ko kung saan nakasuot ang bracelet. Malikot po akong matulog, kaya minsan ang katawan ko naiikot ang kama. Di ko namalayan na lumaylay pala ang kamay ko sa kama. Iniakyat ko ito at itinago sa kumot. Saka ako bumalik sa pagtulog. Naiinis ako kay Kathleen dahil nahihimbing na ako pero parang naglalakad siya. Sa inis ko nagsalita ako na magpatulog siya dahil may pasok pa ako kinabukasan. Kung maglalakad man siya, huwag niyang kaladkarin ang tsinelas niya. Pero sumagot siya ng, "Ate, huwag kang maingay, natutulog na ako." Bigla akong napadilat at tinignan siya. Nakahiga sa kama. May agwat po kasi talaga kami kapag natutulog kasi ayaw niyang dumikit sa akin dahil malikot nga raw ako. Pagtingin ko po, nakita ko sa may bintana na may nakatayong mahaba ang buhok. Jalousy ang bintana namin at pumapasok ang liwanag mula sa poste ng ilaw sa labas. Katapat lang kasi ng kwarto namin ang poste ng ilaw. Bigla po akong napasigaw nang lumakad papalapit yung babae. Tapos nang nasa gilid na siya ng kama, iniunat niya ang kamay niya at itinuro ako. Napatulala na ako. Napaupo si Kathleen at tinanong ako kung bakit daw ako sumigaw pero di na ako makasagot. Tapos maya-maya ay sumigaw na rin siya. Nakita niya rin po yung babae. Nagulat kami nang biglang sumampa sa kama yung babae at pagapang na lumapit sa amin. Tumaripas ng takbo ang kapatid ko palabas ng kwarto habang tinatawag sina mama at papa. Hindi ako makagalaw nung oras na yon, Sir Jupiter, para akong nanigas. Hanggang hinawakan ng babae yung braso ko. Nang maramdaman ko ang malamig niyang kamay, saka ako nakagalaw at gumapang akong pababa ng kama. Hindi ako makalabas ng kwarto dahil mahigpit na hinawakan ng babae ang braso ko. Naramdaman kong nababasa ang kamay ko, kaya tiningnan ko. May dugo ng dumadaloy sa kamay ng babae. Nang tiningnan ko siya, puro sugat na ang mukha niya at umaagos na ang dugo. Parang basag-basag ang mukha niya. Hindi na siya makilala. Nakakatakot na ang itsura niya. Para akong hinihika habang tinatawag sina papa. Inaagaw ko ang kamay ko sa babae pero ayaw niyang bitawan. Hanggang sa mahila ko ito at maiwan sa kanya ang suot kong bracelet. Nang makawala na ako ay saka ako kumaripas ng takbo palabas ng kwarto. Nagkabungguan pa kami ni papa. Umiiyak akong yumakap sa kanya. Dinala niya ako sa sala at naroon si Kathleen na panay pa rin ang iyak. Saka kami tinanong ni na papa. Hindi kami agad makakwento ng maayos kaya ang ginawa ni papa, bumalik siya sa kwarto namin. Kumakamot ang ulo niya nang bumalik kasi wala naman daw siyang nakita doon. Pero dala niya ang mga bato sa bracelet ko. Tinanong niya kung saan daw galing yung makukulay na bato
na nagkalat sa sahig. Sinabi ko na regalo sa akin ng boyfriend ko. Kinabukasan po noon, Sir Jupiter, agad na pinapunta ni Papa ang boyfriend ko sa bahay at tinanong kung saan daw galing yung bracelet. Sabi niya, ibinenta ng kaibigan niya sa construction. Hindi daw niya alam kung saan yun galing talaga. Kaya pinatawagan ni Papa yung kaibigan niya para tanungin kung saan talaga galing yung bracelet. Naka-loudspeaker po yung cellphone nung kausap namin siya. Inamin niya na kinuha niya ito doon sa babaeng naaksidente sa kalsada. Napadaan daw yung kaibigan niya sa nagkukumpulan na tao kaya nakiusyoso siya. Nakita daw niya yung bracelet sa gilid ng kalsada na marahil ay tumilapon doon. Kinuha daw niya yon dahil maganda at totoong mga bato ang nakalagay. Galit na galit po si Papa sa boyfriend ko kaya sinabon po siya talaga. Nagpapasok daw ng multo sa bahay namin. Agad pong nagpatawag si Papa ng elder sa church namin at pinadasalan po ang bahay namin para daw umalis yung multo na nagmamay-ari sa bracelet. Tapos ipinasauli po ni Papa sa boyfriend ko yung bracelet doon sa kaibigan niya, pero nadasalan na po iyon. Galit na galit po ako sa boyfriend ko noon, Sir Jupiter. Nakipag-cool off po ako sa kanya. Matagal din, ilang buwan din po bago kami nagkaayos. Pero hindi rin po kami nagkatuluyan ng boyfriend kong yun, Sir Jupiter. Hiniwalayan ko talaga dahil lumalala ang pagiging lasenggo. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter, ang kwento ko. Marami pong salamat sa inyong lahat.